given eh. Oo. Talagang magsisecure ng buff to si Hate. Then as well, na babantayan dito siya ng Angela. The only thing na pwede mangyari dito is that ilipat probably yung Angela, hindi nila agad ilagay doon sa gitna. Kasi sobrang magiging reactive nilang dalawa dito ni Chaknu, pati ni Eto Max. So magiging maano na naman, mawawala na naman yung sinasabi mo na tapatan. Yes. Yung pagiging aggressive dito ni Hayes at saka ni Heat. Oo, at definitely, ganun ang gagawin nila dito. They do have the Farsa, they do have the Jawhead. Sila ang manggugulo dito para kay Hit. Let's see, dahil game number 2 ay paparating na nga. Angela, composition, defense is the name of the game. Para sa side ngayon, ang execution, ang taas ng kanilang sustain dito, Rob Luna. Healing galing, kunat, tagel ng blood odd. At kung ano-ano pa, parang puro sustain heroes eh. Oo, sustain, oo. Sustain talaga. The only thing about execution, they don't have this specific na ano, na burst damage. Oo. Oo, compare dito sa side ng Omega, courtesy dito, he has the execute, he could be able to deal damage doon sa kalay niya mismo. Even ang kalaban mo dyan is Yuzhong, kayang-kaya patayin yan. Gusto ko yung pinopoint out mo dito, no? I think you're trying to say na hindi agad makakapatay ang execution kasi halos lahat ng damage output nila rip. Mm-hmm. Hindi yung bulaga. Oo. Hindi ganun eh. Parang mabagal na bulaga. Mabagal na ganun bulaga. Eh. No. Gusto ko yan. Kidding aside eh. Kasi DPS damage eh. Hindi siya yung isang suntok agad eh. No? So, mostly baka kay Hate yon. Pero yung mga ganong burst nasa side ng Omega. Mm-hmm. Tingnan natin dahil si Kurt EZI nahuli dito ng Puppets on a String. Here comes the law of punishment na meron ang hero ni Chaknu and yun yung Reap. Pwede ka naman mag-burst sa level, early level. Pwede, pwede. Oh. Well, at least, nire-recognize yun na ng execution, a good rotation coming from them. Kasi, literally, nalulugi yung dalawang side lane nila dito. Sa top lane, si Toshi, siya yung dominant doon. Even Curtisi, yes, namatay siya doon. He was about to kill. Ang ganda lang ng pagkakabait doon ni Sagitlu. Ang ganda nga talaga. So, medyo in-underestimate ni Curtisi dito. Yung galaw ng execution doon sa baba. Pero siyempre, guys, since kayo ay nanonood, mag-login lang kayo sa October 27 to November 13. Mag-participate kayo sa Trickster's Village event natin at makakuha kayo ng mga Halloween candies sa Treasure Spin. Kada spin ay nagkakos ng 4 na candies lang. And you can get up to 7 each day ng habang kinukomplete nyo yung mga ta. So ano pang hinihintay nyo? Go na! Dahil mukhang nagka-go na nga sila dito sa bandang gitna. Si Heat ang namatay but it's now a 2-2 para sa laban natin. It's gonna be a 2-2, I guess, execution. They're really doing well sa mga ikot nila dito para sa Omega. But still, side lane of Omega dito, I think sila pa din yung mas superior. Speaking of side lane, mukhang ang taas ng kalamangan ngayon ni Toshi doon sa top against kay Benny Cutie. Parang hindi nakaporma ngayon si Benny Cutie. Look at Toshi, right now, siya yung laging umaabante. Swerte na lang ni Benny Cutie dito kasi nga mystery shop siya. So makakahabol pa rin siya sa items. Yo, makakahabol siya, but yun nga lang. Yung power spike kasi, alam naman natin, ng Lunox, once it gets level 4, definitely kayang-kaya niyang i-outscale dito ang Alice since hindi pa naman ganun kadami yung kanyang orbs. Oo nga eh. Ang gagawin lang siguro ni Benny Cutie dito ay mag-spam ng waves, pero mauuna si Toshi pagdating sa poke. Speaking of poking, Glorious Pathway hindi na pinapunta doon. At si Toshi nandito sa gilid. The Heart Guard will not save Chaknu. What a play para kay Mr. Fundamental. San ka pupunta? Dito ka muna with the ejector. Hindi din naabot yung pangalawang ejector na yon. So Omega getting Eto Max and Chaknu pero libreng turtle para sa side ng execution. Yes, but that's just a consolation for them. At least, meron nakuha doon yung execution kasi talagang magsusnowball dito ang Omega. Kung nangyari yon tapos sila pa yung nag-initiate doon sa turtle, well, at least execution are already recognizing kung saan tayo nagiging mahina, doon tayo muna sa kabila. Kasi ang rotation talaga dito, specifically on the early game, pakita sa atin ng Gillette Instant Replay, almost na makakatakas dito si Chaknu. Medyo nagkamali doon ng ulti si Toshi, pero patay pa rin. Ito pa mahirap, no? Pagka sa Angela, kadalasan nagiging buy one, take one. Yun nga eh.
by one take one. Tignan natin kung sulit nga ba yan dahil si Benny Cutie ay unang magagalawan. Ang ganda dito ng kanyang ultimate para mabuhay pa siya. Pero yung Chaos Balls ay tatama na sa kanya habang si Hate dito nag by one take one na din sa kanyang Angela nakakampi. At si Hate ay mukhang magbaback na lang din. Execration will actually get kills. Pero may ejector na gagawin dito si Heat. And si Heat ay makakakita ng isang bonus kill. So sabi ni Heat, teka lang Heat, bigyan kita ng extra kill. Oo. Ang ganda. Ang ganda na naging movements doon ni Heat. I mean, yung pagkaka-ejector sa kanya, medyo napaganda pa. Kasi nakuha niya pa doon si Heat, which is up, lumaban pa doon sa may bush. Pero This is gonna be it. Heat really needs to work his way dito papunta ng mid-game dahil para makahabol yung kanilang side lane. At napakagandang opening na to para kay Heat. 2-0-1, ang ganda ng nakakilling spree, ang ganda ng farm, level 9. It seems like ito na yung pagbawi niya sa nakaraang game. Speaking of pagbawi, mukhang babawiin nila ngayon si Toshi. Puppets on a string tama dito kay Kurt DZ at mukhang walang makuha ang X. Again, walang burst damage. At dito na ang back up! Hajizi! Mula sa malayo, mula Batanes hanggang hulo, inikot ang buong mapa para umabot dito sa baba. Nakakuha sila ng dalawa. Yun. It's a good anticipation coming from Haji. Akala ko, ang gagawin niya na kagad, kasi ang una niya lang nakita doon was Chaknu. Pero nakialam niya rin na nandun din yung Angela, and this gonna be the second turtle. Execration ulit ang mag-i-initiate. Pero tignan natin ha, buhay ngayon si AGZ para dito sa turtle take. Nandito rin si Heat, inaabangan. Execration, actually. Libreng turtle. Nasa harap ng Omega, hindi nila kinuntis. Yes, looks like Hate dito. Ito na yata yung hinahanap natin dito na step up game para sa kanya, and it's really working well para sa side ng Execration. Though, yung kalamangan in terms of the network and nandun pa rin sa Omega, this is all because yung early game advantage nila. Now, Execration, they're dancing on the tune dito ng Omega, pero sumasabay sila. Sumasabay na eh, no? Kumbaga, kung kumanan yung paa, kumakaliwa ka naman ngayon. Yes. At ngayon, nakita na natin dito yung Wind Talker ni Hate. So nauna siya dito kay Hajizi. Ang tanong, paano niya to ma-activate? Rob Luna, actually, he's one level ahead of Hajizi. Meron pa siyang mga turtle buffs. Ngayon, ayan o, DHS, kakabuo pa lang ni Hajizi dito. It's time for Execration to unleash the Hate. Yes. Unleashing the Hate nga talaga dito, Manjin. Kasi ang maganda pa dito sa laban na to, no? Wala pang tore na nababasag, either of the two. Yes, Omega, sabi natin dito, one of their winning condition, or rather power spike, is the early game. Kaso hindi nila yun na-utilize, na-maximize, dahil sinabayan sila dito ng Execration. So baka nga umabot pa tayo doon sa late game na gustong gawin lagi ng side ng Execration. Speaking of basag, hindi nga nila nabasag bigla si Chaknu dito. So kahit papano, nagkaka-items ang Execration, sumasabay na din. Sumasabay talaga. Saka malalaman mo na medyo nalugi talaga dito ang Omega. Kasi courtesy dito, yes, he has this execute, pero hindi niya magamit. Hindi talaga, pero si Heat ay nandito na para mag-back up. Si Hate, tumatakbo. Heat and Hate, magka-rhyme, pero op! Napakagandang unstoppable force. Killing spree na pala sa kabilang kanto dito si Hajizi. Habang si Chaknu ay hindi na nag-survive. Yung turtle ngayon na pangatlo ay mag-a-up na. Benny Cutie, sa spam niya lang yung kanyang ultimate para maubos dito ang minion. So failed attempt para kay Heat, pero si Heat may libreng kill na naman. May libreng kill. Looks like Heat talaga dito. Sabi nga natin kanina, parang diesel, nag-iinit na talaga ang carburetor dito ng lobo na to, Manjin. And this is what we want to see for Execration. Yes, malakas tayo sa late game, pero sumusuntok din tayo sa umpisa at sa mid game. Kumbaga sa bida, nagpapabugbog muna sa umpisa. Rob Luna, ayan ang kasabihan dito ng mga Pilipino. Kaso again, this is Omega, methodical, parang halos lahat ng ginagawa dito ng Execration ay hindi nag-work, pero nandito na Wolf Pounce ni Kaibigang Hate. Ayun yung ultimate dito ni Ajizi, at sa wakas, nakuha nila ang KDA machine. Hate, nagwala na! Sumigaw! Awo! Hate with
A double kill! Wow! This is very spectacular. Ang ganda ng pinapakita dito ni Hade. Kung mapapansin mo, talagang yung panghold, even with Chakto doon, inabangan niya yung Order of Brilliance. Pero Hade dito might want to have an ejector sa isang miyembro ng Execration. Nahirapan dito ang Omega na mahuli nila yung early game kagaya ng sinabi mo, Rob. And mukhang online na. Galit! Nagalit na si Hade. Yes, galit na galit. And not only that, naiwan na rin nila si Benny Cutie. Yes, nandito si Hade, pero wag nating kakalimutan that Benny Cutie is one pseudo carry din para sa side ng Execration. And sagit no, just to rub it in. Nag-iisang Benny Cutie. Siya na nga lang ata ang Cutie. Oo. Dito sa MPL na pwede pang maging problema ng side ng Omega. Kung napakalaki ng problema ni Hade, paano pa si Benny Cutie mamaya? Pero napakaganda ng ejector dito para kay Chakno. Here comes Chakno. Pero pulado agad si Chakno hanggat siya ay nawala. Pero eto na naman si Hade. Kumalmot ng Berserker Barrage. Habang si Benny Cutie ay nagla-life seal doon. Nilabas ni Sagitno ang dragon. At mukhang wala nang patutunguhan yan. Bukod kay Hajisi na nagpa-farm lang dito sa bandang taas. Execration once again. Getting another team fight. Yes, getting another team fight. But Omega still, ah. Sabihin na natin dito that Execration are winning left to right. Pero yung gold natin dito, eh, sumasabay pa rin naman for the side of Omega. Kasi kahit papano, nakakapitas pa rin yung Omega at mukhang sila yung nagdidikta lagi ng tempo. Yes. Kung kailan magsa-start ang laban. At ang ginagawa dito ng Exe, nagre-react lang. Mm-hmm. Nagre-react. So, the question is, how does Omega utilize? Yes, and working pa rin naman dito si Haji. Look at his KDA, 4-1-4. Most of the time, nandun pa rin siya sa mga teamfight. Kaso nga lang, medyo nadadrag down sila dito ng mga side lane nila ngayon. Oo. Meanwhile, of side lane, mula sa gilid dito, si Hade with the ejector. Benny Cutie nag-pop ng kanyang tagal na kanyang ultimate. First kill going blood. Wala siyang mahuhuli. Yung Lord natin ay buhay na. Nagsiset up yung dalawang team. 11-10. Nagalit yung Lord. Sabi ni Lord, uy, magulo kayo. Oo, nagalit nga talaga. So I really like how Curtisi na yung pag-adapt niya dito, going for the Deadly Blade and now the Curse Helmet. Ang tingin ko dito, magiging pseudo-tank na ang trip dito ni Curtisi. Speaking of pseudo-tank, siya na nga tumatangin na lahat dito. Nako, yung Angela ay pumasok na rin sa kanya. Hindi siya mapatay. Blowing blood out para kay Benny Cutie. Si Hade ngayon ang unang mawawala. Eto, Max nandito na rin. Puppets on a string. Hajizi tumalon doon sa pader habang si Toshi ay pulado na din. Tinamaan siya ng mga pahangin-hangin ng Windtalker hanggang naging yellow na lang si Benny Cutie. Killing spree para sa kanya. Ubos ang team ng Omega. They can finish it. Execration. Tatapusin ba nila yung laban? Mukhang oo nga. Kaya to. Kaya it's only Hade. Ang tagal pa ng susunod na hero. Mr. That's Fundamental, nandito. Tatapusin ba? Hindi kaya ni Hade. Execration will tie this series 1-1. Wow, Execration! From the first game na sobrang down, binaliktad nila. They returned the favor ngayon sa Omega. And clearly, man, Jane, wala tayong magiging 3-0 sa araw na to.